guys, good morning. Today is May 9, 2019 and welcome to my channel. It's Alan Cass. At para sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo and click the bell button para ma-notify kayo for my next video. And today's vlog, I just wanted to share my yung para hindi maubusan ng pera kung ano ang gagawin. So while talking, I will put the makeup, my daily makeup before going to work. So naglagay ako ng sunblock cream muna kasi ang init sa labas. So while putting makeup, mag-usap tayo kung paano hindi maubusan ng pera. So guys, aside from your job or sa iyong sahod or sahod ng husband mo, dapat hindi ka makontento ng isang income lang. So dapat meron ka mga sideline dyan para hindi ka talaga maubusan ng pera. Kasi marami namang paraan paano magkaroon ng other source of income. Like me, kahit meron na kaming sahod, meron din kaming tindahan at saka merong nag-invest ako ng kapa, you know naman, 'di ba? So, pati yung mga bago pa diyan. Yeah, nag-invest ako ng kapa at saka meron din kaming pinarintahan na tindahan doon sa aming lugar sa Bacuag kasi hindi naman kami palagi doon, hindi na ako nagtitinda doon. So, ako na lang pinarintahan. And then I'm planning din also na magtayo ng RTW or mag ng other business, RTW nga, kaya lang, pinaplano ko pang mabuti kasi wala naman kasing magbabantay. Gusto ko kasi yung mga, mapagkatiwalaan na tao before magtayo ng ganyang business. Kasi yung RTW is, madali mo lang kasi yun mamonitor kasi nga mga damit, mga sapatos, bags, samantala yung sari-sari store, hindi mo yan mamonitor or yung kasi meron mga tagpiso-piso, mga candy, cigarettes, so mahirap yan mag-inventory. So yun ang naisip ko and then maghanap ako ng naglagay na ako ng foundation guys, maghanap ako ng magbabantay na mapagkakatiwalaan. So, plan pa lang yan, ha? At saka, guys, para hindi kayo maubusan ng pera, huwag kayong mangutang ng kahit yung mga damit, yung mga pabango, yung sa even ba, mga personal collection or something, mga Tupperware or mga pautang Natasha or ano dyan. Huwag kayong basta mangutang-utang. Para pagdating ng sahod nyo is nilalaan nyo lang sa mga needs nyo, sa mga bills. Teka lang ha. Sa mga bills, so kakasya talaga, tsaka may sobra pa. Kasi wala naman kayong masyadong babayaran. Concentrate lang kayo sa mga gastusin nyo sa araw-araw. Tapos huwag kayong gagasto ng pera ng sobra sa inyong kita. Para hindi kayo magka-short. Concealer na naman ang aking ilagay. Hindi to tutorial. Kasi hindi naman ako magaling mag-makeup. I just want to talk or kanang mag-share lang sa aking budgeting strategy about money. So, yun lang ang mga ginawa ko. Tapos, yun, maglista. Diba, na-share ko na sa inyo. Maglista ng mga pangangailangan. Laging maglista kasi para pagdating nyo sa, for example, magbili kayo ng mga groceries or sa pamalingkin nyo, dapat ilista nyo para huwag kayong magdala ng pera na marami. For example, 1,000 lang yung budget mo every week, yung pamalingkin mo. So, 1,000 yung dalhin mo para hindi ka ma-temp na magbili ng iba. Kasi ang budget mo is 1,000 only. Kasi ma-short ka eh pag
marami yung dalhin mo na pera. So mag-iwan ka talaga sa bahay. Tsaka tip ko sa inyo guys, dapat wag mong dalhin lahat ng pera, like for example sa office ganyan, kasi hindi natin alam mawawala yung pera mo or nakawin yung pera mo. So at least may pera ka pa dito sa bahay, 'di ba? So hindi maubos yung lahat ng pera mo kasi budgeted yun for the whole month. So ganyan. So the best talaga is wag makontento sa isang income lang. Dapat maghanap kayo ng other source of income. Kasi marami namang paraan eh. Like for example, sa mga nagtatrabaho dyan. So online, online business, 'di ba? Mag-post-post lang kayo ng mga product. For example, wala kayong capital. Mag-reseller lang kayo. So, yung mag-contact lang kayo ng mga reseller dyan, like mga damit, mga sapatos, or mga pampa-beauty. Marami naman siya nag-offer ng mga sino mag-reseller daw. So, ako hindi ako nag online business kasi, 'di ba, nag-YouTube na ako. So, mahirapan na ako kasi yung oras ko sa buong araw naubos na sa YouTube. Kasi nga, kailangan natin mga kampanya para maraming mag-subscribe. You know na, yung mga YouTubers dyan, alam nyo na kung anong ginagawa ng isang YouTuber. So, naubos yung oras nila sa pag-YouTube, pag-i-edit, pag-film, So, yun yung ginawa ko. Yun lang iba. So, marami namang source of income. So, source of other income. Kung meron kayong mga talent, like for example, yung powder to guys, itong ginamit ko. Hindi, marunong kayong mag-massage. So, mag-accept kayo ng massage. Tapos, mga gabi lang yan, pagdating nyo ng work, for example lang, nag-work kayo, so, magtanggap kayo ng massage service. So, ang bayad noon is 150 per person, di ba? Yun ang pinakamababa. Pwede sa 100, pero asa ka pa daana? Saan ka pa magkikita niyan? 100 per person. Sa isang beses na customer mo, meron ka ng tatlong beses siguro sa isang, meron ka ng 450. So, additional income na yan. Para pang, daily needs, di ba? Kasi araw-araw yun eh. Or kung marunong kang yun nga, kagaya ng mother ko, marunong siya, beautician siya, marunong siya lahat. Hair, makeup, manicure, pedicure, gupit, tinas, mga pang pang beauty. So, marunong siya. And then, for example, basta maraming paraan. Maraming paraan para magkapera. Para hindi maubusan ng pera sa bulsa. Tapos huwag kayo, iwasan nyo talaga yung utang. Iwasan nyo talaga yan. Siguro kung mangungutang ka lang is for project. Like for example, if you're renovation ng bahay or meron kayong bibilhin na malaking amount. So yun ang time na mag-loan kayo. Pero, make sure na yung income mo is sapat sa deduction ng iyong salary na meron sa pa ninyo, mga expenses pa. So, that's why dapat magkaroon ka ng other source of income para kahit bawasan yung salary mo, hindi pa rin apektado yung daily needs ninyo, daily expenses ninyo. Diba? So ngayon, bonus ngayon, May 15 siguro i-release yung mga bonus ng mga teacher. So, ang gagawin ko, may plano naman ako. Mag-invest na naman ako. Basta hindi ko nasasabihin yung mga investment na sinasabi ko kasi iba-iba naman tayo eh. Merong mga nega dyan, so hindi na dapat sinasabi yon. So, for example, yung money na matatanggap ko, plano namin is invest ng investment. Para lumago pa yung pera na yon. So, ganyan ang ginagawa ko. Tapos, huwag nyo ding akalimutan na mag-ipon. Ay, nabata. Paghinay din na kayo nagkuan ko. Huwag nyo din kalimutan na mag-ipon. So, mayroon akong alkansya.
Tigpukunin mo sa kunin mo. Ako siya. Ako po. Kunin mo sa kun ko sa to. Bon ya na ako. Ha? Kaya tayo mo ko. Basta meron akong alkansya diyan. Para in case of emergency, kung ano man yung mga pangangailangan nyo sa sunod, pwede nyo magamit yon. Tapos, mag-open ng bank account if marami na siya. Natatawa ko sa akin na, oh my God! So, ito yung akin. Wow! At ito naman ang sa kanya, sa alcohol lang. sige na, bago lang to siya nag-start, mga wala pang 1 week. Sige na, yun. So, ayun guys, sana may matutunan kayo sa aking, oh, hindi pa pala ako tapos ng, ano, ng aking makeup. May mo pa may dagan. Quiet, son. Okay, nag-video ako. So, the next na pinilagay is itong sa pangkilay. Uli na. Itong sa pangkilay. Nakaipon ako dito sa alkansya, guys. Nilagay ko ang invest ko para naman lumago yung pera kasi hindi naman ito lalago dito sa alkansya. Kaya ang ginawa ko is in-invest ko. At yun, maka-receive na naman. Congrats! Ako. So, pag marami na naman yan, in-invest ko na naman. Kasi iba naman yung ilagay sa bangko kasi pang ano na yun, pang in case of emergency. Pero, okay lang naman yun pag invest mo dahil makuha mo naman after a month, di ba? So, pangkilay na. So, ganyan lang ginagawa ko guys para hindi ako mabusin ng pera. Eh, nagtatanong nga yung ano ko, yung friend ko, naubusan ba ako ng pera? Akaloy sa Diyos, hindi naman kasi yun nga ang ginagawa ko. Mahirap kasi dito mamuhay dito sa syudad guys pag wala kang strategy how to save money. Well, how to keep the money for the whole month. So, ipinakita niya yung kanyang mga laruan kahapon. Kasi nag-injection siya ng kanyang penicillin. So, kahapon. So, ito yung reward niya every month. Napapabili ng kitty meal sa Jollibee. So, ito. Dalawa yung kinuha niya. Sige, okay lang yan. Basta magpa-inject lang siya. At ito naman yung Jellybee at yung sa video na nakita niyo. Marami pa siyang mga laruan na from MacDo Jellybee. Patanaw na. Pasensya na kayo guys at sisingit talaga siya. Dagan. Okay guys, so wala na ako masabi, sana may natutunan kayo sa aking video. Thank you nga pala at yung mga nag-subscribe sa akin kasi araw-araw lumalago yung aking subscribers. Salamat sa mga support nyo guys at huwag kayong mag-alala at ako'y loyal. Mag-comment lang kayo sa aking video at ako'y babalik sa inyo. At yun nga, tulungan lang tayo para lumago yung ating channel, di ba? Meron akong kasamahan na si Smileen ay si Smileen, hello Smileen. Monetize na yung channel niya kasi meron advertisement, naprobahan na siya ni YT. Congratulations! Sana kami na din ang susunod sa pag-approve ni YT soon. Sana ma-approve lang diretso, hindi na kami mahirapan pa. So yun lang guys. At ako ay dagan po. Teka nga pala guys, meron pa pala siyang ipapakita daw usus ang aking anak. But masupag maghimo na lang kag imong channel para mag-video-video ka sa iyong toys from MacDo to siya guys. Marami siya nito kasi pag merong mga kiddie meal, happy meal, so sa MacDo, Jollibee, og lahi nga gipalit. Sa MacDo daw, Jollibee. Og lahi po gipalit. Yung iba po daw binili, sabi niya. So, yun lang guys. Ang dami niyang laruan, no? Sige. See you next. See you on my next video. Babu! Bye!